Marami sa atin naawa kasi talagang gamit na gamit ang mga motorcycle riders. Pero sila actually yung isa sa pinakamalaking factor kung bakit tumakbo yung economy natin. Nag-open kami ng isang retail store, tapos from there, nakita namin, uy, ano ba yung mga hinahanap? Yan, yung mga engine oil, yung mga basic na battery, laging pinapalitan, gulong. Dami nang naglipa na ngayon at bumabiyaheng motorsiklo, bakit hindi mo dyan ilinya ang iyong negosyo? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo po Cheska, San Diego, Bobadilla. At ngayong araw na ito, nako, motor ang ating pag-uusapan. Kasi yung iba ginawa ng negosyo yan, alamin natin kung malaki ba ang kita dyan at ano yung mga aspeto ng motorsiklo ang pwede ninyong pagkakitaan dito po sa Pagkakakitaan Unlimited. At ngayong araw nito kasama po natin mula sa Silvestre Motor Corporation ang kanila pong presidente, si Andre Silvestre mismo. Andre, welcome sa ating discussion. Good afternoon. Kumusta ang motor industry? At mamaya ikikwento mo sa amin yung background. Pero ngayon, how is it doing? Currently, Cheska, no? Lalo na after pandemic, even before pa, ang motorcycle industry right now is going up. And medyo, yun nga, nakakalungkot isipin, pero sa motorcycle industry ngayon, mas lalong dumarami. Kasi diba, alam naman natin, after pandemic, wala pang public transportation. So, right then and there, yung mga frontliners natin, and kami mismo, ang mga nagiging first clients namin are mga Grab drivers, Lalo Move drivers, so talagang riders ng mga logistics companies. Kasi during lockdown, maaalala natin, just ang primary na nasa kalsada are mga motorcycle riders na nagdadala sa atin ng mga gamot, pagkain. So, after ng lockdown, mas lalo silang dumami kasi ang halos lahat ng tao nasa bahay lang. So sila yung frontliners or mga frontman natin. Officially nga, Andre, 1 year na tayong, 'di ba, naka-work from home, naka-lockdown. Kaya nga sinasabi natin, walang transportation, although ngayon somehow meron na, pero very limited. Pero nung strict lockdown, walang kumikilos eh. Motor lang. Tama ka. Yeah, kaya 'yun, during the lockdown and after, talagang nandito kami to support them. And kumaalala natin before, halos sila talaga nasa kalsada and nakaawa man, pero mas dumami sila nung kasagsagan ng pandemya. Kasi during the time, alam naman natin, syempre, may mga nawalan ng trabaho. And yun yung parang first degree na, pwede natin gamitin yung motor natin para mapagkakitaan kahit papaano. Actually, pagod sila. Marami sa atin naawa kasi talagang gamit na gamit ang mga motorcycle riders. Pero sila actually yung isa sa pinakamalaking factor kung bakit tumakbo yung economy natin, lalo ng pandemic. Lockdown talaga. Even kami, in fact, kahit lockdown during the time, Chess, would you believe talagang yung support din namin sa mga accounts namin or mga dealers namin, nandoon pa rin kami. Kasi hindi pwedeng maputol eh. Correct. Kahit yung ibang aspect ng economy natin, alam naman natin, naka-lockdown siya. Pero yun, yung sa part ng logistics, hindi yan pwede maputol. Lalo na during pandemic. Oo. Nako, pero Andre, bago yata mapunta sa logistics or transportation, motorcycle industry, ibang linya mo, di ba? Yeah. By profession, by the way, I'm a civil engineer. Ang mga kliyente ko before is mga BPOs or call centers. And like siguro naman kilala natin yung mga call centers na yan. And sila yung primary namin, clients namin. Isa po akong empleyado before bago mag-negosyo. Oo, mga ilang taon kang nag-employed? Matagal, Ches, siguro mga 8 to 9 years at the most. Kasi nag-aaral pa lang ako, nagano na ako eh. Nasa construction na ako. Ako yung mga bata-bata rin ng mga professors ko before. So talaga immersed ako sa construction industry. Oo, so after 7 or 8 years, medyo ano ka ba, na-stress, na pagod, or naghanap ka lang ng kakaiba?
I can say na bago pa naman ako immerse sa construction industry, talagang gusto akong magnegosyo. Kaya lang during that time, alam mo naman, wala rin kapital. So, kailangan mo na mag-ipon as empleyado, mangangarap ka rin na eventually, sana makapag-ano rin, makapag-start ng negosyo. No? Oo. At bukod sa hobby mo or yung kagustuhan mong magnegosyo, meron kang isang hobby na eventually, yun yung naging negosyo mo ngayon. Yan, oo. Kasi bata pa lang ako, talagang yung first na motorbike ko, pinag-ipunan ko yun. Nag-working student ako, yun nga, para makabili ng mga scooter. Pang pasok, and syempre, pang service na rin. Tapos, yan, habang nagtatrabaho, kumuha rin ako ng big bikes para rin matupad no, yung mga pangarap natin. Kumbaga, yun doon nagsimula, yung hobby. And eventually, yun. Na-start namin itong Silvestri Motorsport Corporation. Ang pagkakaroon ng motor, minsan hobby, minsan essential din. Kasi lalo na sa panahon ngayon. O ikaw, dati kahit di pa naman uso, di ba, yung mga motorsiklo, kung kumbaga mode of transportation mo, kasi mas economical naman talaga kaysa naman. Sa malalaking sasakyan. Saka sa motor kasi, bukod sa economical, tama ka doon, Ches, and mabilis compared sa four wheels. And of course, syempre, as estudyante during that time, hindi pa kaya mag four wheels. No? So, pangarap pa rin siya na natupad. No? Ayun. At saka matipid sa gasolina, maintenance, maliit lang din. Totoo yan. Kaya yun, ang Silvestri Motorsport Corporation, doon napunta. No? Doon sa hobby na eventually naging negosyo natin. Oo. Pwede ba namin tanungin kung nagsimula ka sa scooter, di ba? Basic, kumbaga bilang estudyante, gusto mo lang may masakyan ako araw-araw. Magkano yung pinag-ipunan mo noon? During that time, mura lang. Actually, yung motor pa before, nasa 50,000 lang. Tapos wala pa yan, yung mga down payment scheme na yan. Ngayon lang hinulugan na, di ba? Oo, kung before that, kung yun yung nangyari before, maaga. Maaga ako nagpamotor. Kaya lang wala. Talagang cash yun. Iipunin mo talaga. Pag-iipunan mo talaga. Ngayon, siguro sa dami ng dealers, di ba? Yung retailers and dealers, may mga promo na ngayon. So, dati wala. Sa in demand, mas marami ngayon. Kasi before, alam naman natin na, of course, lagi natin maririnig na masyadong takaw disgrasya ang motor. Well, totoo naman siya. Pero syempre, depende pa rin sa rider. Depende pa rin sa pag-iingat mo. Oo. So after magkaroon ka ng scooter mo o yung basic mo na sinasakyan everyday, medyo nag-a-upgrade. Nako, lahat naman ng hobby ganyan eh, no? ano na ang pinaka-mahal na na-invest mo? Kasi hobby na siya, di ba? Kumbaga, ibang collection na nga yan eh. Sa motor, pinaka-mahal yung BMW. Yun yung ginamit ko na touring the Philippines. Talagang inikot namin. Mula north hanggang Mindanao. Tawi-dagat yon. Siguro mga 10 to 12 days kami na grupo. Mahal siya, not only sa motor, pero mahal din siya in terms of yung sa pag-ride. Pero sulit siya because of the experience. Oo. Hindi na namin sasabihin na, pero kapresyo ng kotse yan. Tama na. Galing mo. Oo. Pero pagdating nga sa negosyo, kumbaga kahit sinong hindi motor, 'di ba? Nagkaroon sila ng hobby. Kahit yung mga plantita, 'di ba? Ngayong pandemic, biglang inaral mo na, 'di ba? Inaral mo yung iba't iba ng klaseng halaman, iba't ibang klase ng lupa. Ganun din ang nangyari sa iyo. Yes. Actually, Chess, nagsimula rin kami na hindi namin alam. Even though na, I can say na rider din ako, pero sa immersion sa negosyo, iba yung mangyayari sa field. Sa iba't ibang klaseng negosyo rin. Kailangan nandung ka. Kailangan tutukan natin and makita natin ano ba talaga yung kailangan ng market natin. Like sa atin, sa motorcycle, ano ba talaga yung kailangan ng mga riders natin? So, natuto ka rin mag-mekaniko sa sarili mong units. Mekaniko, totoo yan. Meron. Ako mismo nagme-mekaniko, lalo na before, nung bata pa ako. Hindi ko afford na talagang sa mga legitimate or mga professional mekanik. So, mga DIY lang. And, yun, tingin-tingin ng video sa YouTube before. Bilang isang motorcycle rider, ano yung usual need mo? Na siguro accessories ba yan? Or motorcycle oil? Ano ba yung pinakagamitin?
Yan. Gamitin, actually, like yung sa Sylvester, Sylvester Motorsport Corporation is targeting yung motorcycle essential. I can say chess na motorcycle essential siya. Kasi first, bukod sa engine oil, ang talagang product lines namin are yung mga kailangan ng mga riders natin, such as tires or mga gulong, battery, mga baterya natin, yan, engine oil, and yung some of the maintenance ng ating mga motorcycle. Oo. So bilang rider, bago ka mag-start o mag-umpisa sa Silvestre, ano yung naisip mo na pwede tong ano ah, inegosyo ko kaya to? Before, iniisip ko talaga yun nga, because I'm a civil engineer, gusto ko sana mga construction supplies. Kaya lang during that time, hindi kaya. Yun nga, ha, sobrang heavy niya sa capitalization, and tingin ko baka hindi ko kayanin. Baka sa gitna pa lang, oy, baka tumukod na, parang gano'n. So mas pinili ko si motorcycle kasi kahit dahan-dahan, kaya namin ano, kaya namin i-sustain yung market, yung need ng market. Magkano yung initial na puhunan nung unang-una? Syempre hindi ka naman nag-start ng malaki or marami agad yung products. Actually nagsimula kami, Chess, would you believe, siguro mga less than 100,000 lang. Basic na lang, basic trading lang talaga. Nag-open kami ng isang retail store, tapos from there nakita namin, oh, ano ba yung mga hinahanap? Yan yung mga engine oil, yung mga basic na battery, laging pinapalitan, gulong. Tapos wala pa yung Sylvester no, na more on tindahan lang siya. Namimili pa kami. Namimili pa kami sa Divisoria and Caloocan para magkaroon ng inventory or inventaryo. From there, so, saka namin nakita yung galaw ng market and dinahandahan namin, ah, ito pala yung mga kailangan. So, step by step talaga siya, Chess. Hindi yung isang launch mo, isang malaki ka agad. Oo. So, that was year? 2015, December. Pero actual kami nag-operate March 15, 2016. Kasi nag-ayos pa kami ng, ano, ng retail store namin. Tapos syempre, nagpintura pa, nag-display. Tapos dinahandahan namin, naghanap kami ng mga suppliers. So ngayon siguro, 5 or 6 years after, meron na kayong mga steady supplier at lumawak na rin yung ibang mga product line ninyo. Yes, tama yun, Chess. No? Ngayon, actually, nagsimula tayong 2016, talaga nag-aggressive tayo to put up retail store. Kasi hindi sa... I can say na hindi namin na perfect, pero yung mismong sistema na mag-open kami ng another retail store nationwide, nagawa namin. First namin naging branches sa ano, sa Kawayan Isabela, medyo malayo. Tsaka sa Tacloban, Leyte. No? Talagang inilayo namin para makita namin kung parehas ba yung market dito sa Metro Manila. Tapos during the same year din, Chess, may mga nakakita rin, oh, ano ba yung Sylvestre na yan? Ano ba yung Sylvestre store? Nag-burst din yung idea na pwede kami mag-start ng franchising. Okay. Speaking of franchising, ito na yung pinakaka-antay-antay ng ating mga followers and viewers. Kasi naghahanap sila ng maninegosyo. Sila man ay motorcycle enthusiast or talagang negosyante lang. Yung kahit ano, bigay mo sa akin, bebenta ko yan. Ano yung franchise opportunity ninyo? Sa Sylvester, ang franchise opportunity namin before, nagsimula kami noong 2016, ang inventory namin before 300,000 lang, pwede na. Pero syempre, ang kabalikat nun, eventually, kailangan pa rin nilang magdagdag ng produkto. And kailangan tutukan talaga ang negosyo. Kasi ang mga kausap din namin noon, tama ka rin doon, Chess, ano siya, mga business owners talaga. Sila mismo yung mga professional before or empleyado na parang ako rin, na nangangarap na someday magkaroon ng sarili nilang negosyo. No? So sa initial capital before, nagsimula lang kami ng 300,000 per store. Oo. So ngayon, anytime, pwede kang lapitan nila, kontakin nila at mag-inquire kung gusto nilang maging ano ba yun, reseller or franchisee? Parang ganon? Parang ganon. Tama, Chess. Sa mga gusto magnegosyo ng motorcycle or sa umimmerse sa motorcycle industry, nandito po ang Sylvester Motorsport Corporation para po kay alalayan. Alalayan in terms of hindi lang po inventory, pero pati yung knowledge na na-impart namin sa 5 years namin din sa market, nakita rin namin ano yung mga kinakailangan ng mga kababayan natin, mga riders.
So once again, yung Silvestre, yung kanilang company, hindi po sila nagbebenta ng actual motorcycles. So ang binibenta po nila, ang product line nila, yung mga motorcycle essentials. Yeah. So magpapakita tayo ng ilang mga products, no? Ito yung mga ino-offer ninyo sa inyong mga branches. Yes. So ito, pinapakita natin, mga may mga battery, sabi mo nga, oh, may mga apparel na din, yung gears. Meron din. Yes. Diba? Importante na yan ngayon kasi kailangan scooter fully belts. Equipped. Yan. Yan ang ano ngayon, marami ngayon, para siyang kadena. Before, mga kadena sa mga tricycles. Mm-hmm. Pero sa mga single riders, ito na, yung mga scooter belts. Okay. Ngayon. Tapos, bukod doon, may mga motor oils, may mga sinabi tayong mga sealant. Yung tire sealant, Chess, yan yung mga bagong technology ngayon na before kasi pag napaku yung motor natin, ay yung gulong ng motor natin, automatic di mo na magagamit, di ba? Tinutulak na natin. Ngayon, yung tire sealant na yan, siya yung nagsiseal agad. Liquid siya na may mga sealers and automatic siya pag na-puncture or nabutas yung gulong natin. Hindi siya sisingaw totally kasi siya yung nasa loob ng gulong habang tumatakbo na nagsiseal na agad na nung butas. So, less hassle siya kapag naka-Silvestre tire sealant ka na. Oo. And to know more about their products at yung mga pwedeng i-offer sa mga napakarami nga po ang may motor ngayon. Kaya siguro meron at meron kayong market. Hindi kayo mawawala ng kliyente or customer. Ano yung mensahe na pwede mong ibahagi sa kanila, Andre? Sa mga kababayan natin, no? Na gustong magnegosyo. I can say na nandito lang, bukas lang ang pinto ng Silvestre Motors Ford Corporation. Para makatulong sa inyo. And please visit also our Facebook. Yung Facebook account natin, yung Silvestre Motorsport. From time to time, nagpapakita po kami doon ng mga updates kung ano na po nangyayari. Parang last week, Chess, meron tayong inopen na Silvestre Bulacan Hub. Before, si Gilbert ang may-ari po noon. Nagsimula lang siya na maliit na motorcycle shop. And yun, naramdaman ko rin siya na nangarap din na lumapit siya sa amin na paano po ba gagawin. Gusto ko rin ng ano, medyo mas malaking store to capture yung mas malaki kong market sa Bukawi, Bulacan. Before pandemic, ang actual namin na branches nasa 30. Pero alam naman natin na during pandemic, medyo nag-close muna tayo. Starting 2021, mas lalo natin na feel yung need ng market. So from 30 branches natin, meron pa tayong 700 accounts nationwide. Meaning ng accounts, Chess, ito yung mga tindahan, no, na hindi Silvestre ang pangalan, pero motorcycle store na umu-order po sa atin dito sa main office ng Silvestre Motorsport Corporation. Mm-hmm. So ayan ha, kung gusto ninyo na meron kayong sariling Silvestre branch sa inyong lugar, pwedeng-pwede, or may existing store na kayo na nagki-cater sa mga motorcycle and car accessories, di ba? Pwede rin po kayong maging dealer nila or maging supplier nyo sila. So, saan kayo ulit pwedeng mahanap? At saka baka meron kayong landline or cellphone number? Meron. Please contact us lang sa Google or Waze or Facebook. Just type in lang po yung Silvestre Motorsport Corporation. Andito po kami located sa Unit 1, Jumar Building. Doon yung Soledad Extension, Barangay Don Bosco, Parañaque City. Ako, nakaka-excite. Kahit na ako personally, hindi ako nagmo-motor, pero gusto natin suportahan lahat ng mga riders natin, lalo na yung mga kapwa nating naghahanap buhay, Andre. Maraming thank salamat you, sa iyong time and expertise, Andre. Thank you din, Cheska, for your time. God bless you. Nakasama po natin si Andre Silvestre mula po sa Silvestre Motorsport Corporation. At nako, sana marami po kayong nakuhang idea. Baka motorsiklo pala ang linya ninyo at pwede ninyong pagkakitaan. Once again, maraming salamat at nawa ay na-inspire kayo. Ingat po tayong lahat hanggang sa susunod na episode ng Pagkakakitaan Unlimited.